Great and happy morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa po masigla tayong nakabangon kanina at nakahanda muli tayong harapin ang mga pang-araw-araw nating mga responsibilidad sa buhay. Kumusta na po tayong muli, mga kapatid? Tumitindi po ang pagdaranas natin ng kahirapang dulot ng pandemyang COVID-19. Bagaman po tila walang katapusan ito, mag-alak pa rin tayo sapagkat muli tayong ginising ng Panginoon at muli niyang maipapadama sa atin ang kanyang di nagmamaliw na pag-ibig at pagkalinga bilang isang mabuting pastol sa ating buhay. Ang ating pong refleksyon sa umagang ito ay pinamagatan ko po na Quiet Waters mula po sa ating batayang teksto sa Psalms chapter 23 verses 1 to 6 or Awit chapter 23 verses 1 to 6 sa New International Version po akin pong babasahin sa inyo. Si Yahweh ang ating pastol, ito po'y awit ni David. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa tuntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa aking di magkukulang. Siyang makakasama ko habang buhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay nakadarama ng kapaguran at panlulupaypay. Lalo na po ngayong mayroon na namang uri ng COVID-19, ito po yung Delta variant na dumating sa ating bansang Pilipinas. Mas lalong tumitindi ang ating mga agam-agam kahit nang iba ay nabakunahan na. Lalo na sa mga wala pa pong bakuna. Wala rin pong sinasanto ang sakit na ito. Ang virus na ito, walang sinisino ang pagtama ng COVID-19 at kahit sino po sa atin ay pwedeng tamaan. Marami tayong nararanasan na nakakapagod at nakapanlulupaypay. Ngunit ang atin pong batayang teksto ay nagdadala sa atin ng kapayapaan, kapanatagan at kalakasan. Maraming salamat sa mga salita ng Diyos na lagi pong napapanahon at nangungusap sa atin sa iba't iba nating karanasan sa ating buhay. Sometimes we feel strong and confident in the face of challenges. We sometimes worry that we won't be able to live up the challenges when it arrives. We may appear to be courageous, pero sa totoo lamang naman pala ay may mga fears pa rin po tayo. We secretly fear that we will fall short true courage at a moment of crisis. We are all in the shadow of COVID-19. Ito yung enemy po natin, plus ang maraming usapin sa ating kapaligiran. Kasama na ang ating mga suliranin sa pamilya, sa trabaho at sa iba't iba pang mga bagay. Lahat tayo po ay disoriented dahil sa di inaasahang malawakang pandemya at sa iba pa pong mga nangyayari sa ating buhay. Nararamdaman natin ang buhay ay pahirap ng pahirap. Para tayong nababalutan ng kadiliman. We feel broken. Nananaghoy tayo sa Diyos sa bawat araw. There is despair in all of us and we are trying to live in the normal or in the new normal na hindi po lahat ay nakakayanang makakope up dito. But with the help of our government, our leaders, with the help of frontliners, with the help of our church leaders, at lahat po na makabahagi sa ating pagsulong, at lalo po mula sa habag at tulong at biyaya ng Panginoon, makakaahon pa rin po tayo. Kahit may disorientation, tiyak naman po na may reorientation, and this is a part of natural human experience, hindi po natin maikakaila at maii-deny. Let us remain strong because help is on the way. Marami na po tayong napagtagumpayan ng mga hamon at krisis ng buhay. Ngayon pa po ba tayo susuko? Oo nga po, at mahirap, nakapagod, nakapanlulupaypay.
pero binibigyan po tayo ng Panginoon ng reason upang bumangon at ipagpatuloy ang buhay. Balikan po natin ang ating mga spiritual walk. Hindi po ba't kahit dumaraan tayo sa matitinding krisis, hindi nagkukulang ang Panginoon. Hindi niya tayo iniiwan at pinababayaan man. Habang binabasa natin ang batayang teksto para nating nararamdaman na tayo po ay tumatahak sa kalimnan, sa darkest valley, sa shadow of death, in the shadow of COVID-19. Ngunit tayo din po ay iniimbitahan ng salmong ito na dagdagan pa rin natin, dagdagan natin ang ating pagtitiwala sa Diyos habang nasa proseso tayo ng mga karanasang di kanais-nais. Dagdagan pa natin ang ating pag-asa at kapayapaan sa presensya ng Panginoon. Naniniwala po ako that there is beauty in the midst of suffering. Ang ating pong batayang teksto ay ating pong isa-isahing pagnilayan ang bawat talata nito. Ang aking pastol. Sa paggamit po ng metaphor, inihahambing po ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang pastol upang ilarawan ang kanyang dakilang pag-ibig para sa kanyang bayan. Ginamit din po ni Jesus ang gayong metaphor upang ipahayag ang kanyang kaugnayan sa kanyang bayan. Dalawa po ang katotohanang binibigyang diin dito. Una, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ng Banal na Espiritu ay lubos na nagmamalasakit sa bawat kanyang mga anak na naghahangad o hangad niyang mahalin, pangalagaan, ingatan at gabayan at maging malapit sa kanyang mga anak. Pangalawa po, ang mga mananampalataya, ang mga tupa ng Panginoon. Tayo ay kanya at mga bukod tanging pinag-uukulan ng kanyang pagmamahal at pangangalaga. Bagamat tayo pong lahat ay mga tupang naligaw, ngunit tinubos tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugong na tigis at tayo ay kanya. Bilang kanyang mga tupa, maari po nating angkinin ang mga pangako ng salmong ito kung tayo ay tutugon sa kanyang tinig at susunod sa kanya. Maari nating angkinin ang pangako ng Panginoon basta't tayo ay tutugon sa kanyang tinig na nananawagan sa atin at susunod sa kanya. Hindi siya nagkukulang. Meaning, hindi siya nagkukulang sa anumang bagay na kailangan upang maganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Maging sa panahon po ng kahirapan ni David, ay may tiwala sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang pagtatalaga sa kanya. At ganito din po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ako'y pinahihimlay, o tayo'y pinahihimlay. Dahil po sa presensya at kalapitan ng mabuting pastol sa kanyang mga tupa, tayo ay pinahihimlay niya sa kapayapaan upang walang anumang katakutan. Ang banal po na Espiritu ang dakila nating mga aliw, tagapayo at katulong. Ang pinahihimlay sa pastulan ay matatagpuan natin kay Jesucristo sa kanyang mga salita na kinakailangan natin para sa isang masaganang buhay. Inaakay niya tayo sa tahimik na batisan. Binibigyan tayo ng bagong kalakasan. Kapag dumarating po sa panahong tayo ay pinanghihinaan ng loob, ang ating kaluluwa ay pinasisigla ng Diyos, muling pinalalakas sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at biyaya. Inaakay tayo ng Diyos sa mga pinili niyang daan para sa atin, tumugon lamang tayo ng mayroong pagsunod sa kanya at sa tinig ng ating Panginoon. Siya ang ating kaagapay. Sa panahon po ng panganib, kahirapan at maging kamatayan, wala tayong katatakutang kasamaan pagkat siya ang ating kaagapay sa lahat ng kalagayan sa buhay. Ang tungkod niya ang siyang sandata upang tayo ay ipagtanggol at ituwid. Binibigyan din niya tayo ng lakas sa pamamagitan nito at ang tungkod ay sumisimbolo rin sa kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos sa ating mga buhay. Ibig sabihin, hindi kailanman tayo magagapi ng kaaway. Ang kanyang pamalo ang siyang nagbibigay guide sa atin sa paglalakbay patungo sa kanya. Papatnubayan niya tayo patungo sa ligtas na lugar, ligtas na daan, at ang tungkod at pamalo ng Diyos ang magbibigay sa atin ng katiyakan ng pag-ibig at gabay ng Diyos sa ating mga buhay. May handang dulang po sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, inilalarawan dito ng Diyos na nasa kanyang pangangalaga ang ating mga pangangailangan sa gitna ng masasamang puwersa na nagbabalak sirain ang ating buhay at kaluluwa.
ang sinabi pong ang ulo ko ay langisan. Tumutukoy po ito sa natatanging kabutihang loob at pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kapuspusan ng kanyang banal na espiritu sa ating katawan, isip at espiritu. Ang saro niya, ang kanyang pinaaapaw sa atin. Ibig sabihin, masaganang inumin ang handog sa atin upang hindi na tayo mauhaw kailanman. At ang panghuli po, pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Sa atin pong paglalakbay sa buhay na ito, kasama natin ang mabuting pastol. Lagi tayong nakatatanggap ng tulong, kabutihan at pagtataguyod niya. Anuman po ang mangyari, ay may pagkakatiwala natin sa mabuting pastol ang lahat upang gumawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti natin. Isa lamang po ang nais iparating sa atin ito, mga kapatid. God pulls us out of the brokenness of life upang dalhin tayo sa mas malalim na kamalayan at pagiging mapagpasalamat sa pagiging Diyos at kapamahalaan niya sa ating mga buhay. Napakaganda po ng salaysay ng Salmo. Dahil ang mga nakasaad dito ay mga awit ng tunay na karanasan ng mga tao. Pinapakita ng ating batayang teksto that life is good, happy and blessed. The Lord provides us with the lush green pastures and refreshing waters. Mayroon mang disorientation, darkest valley, trauma at sufferings na pinagdadaanan ng mga tao at ng komunidad. May kalungkutan man at spiritual exhaustion at feeling natin tuyot na tayo. Nakakaramdam man tayo na tila walang pag-asa. Pagod na tayo sa kawawori, sugatan na. Ngunit mayroong namang reorientation. Dahil nagtitiwala tayo na may confidence tayo sa presensya ng Diyos na nasa atin in spite of suffering. There are uncertainties po sa panahon natin ngayon. Our future is out of our control, but it is in God's hand, who is in full of control. The battle is the Lord's. Hindi lamang po atin ang battle ng mga krisis na ating nararanasan. Hindi tayo nag-iisa dahil kasama natin ang Diyos. Take note, mga kapatid, si David na nakipag-battle kay Goliath ay hindi nag-iisa. Sinamahan at ginabayan siya ng Diyos. Niligtas at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nagawa ito ng Diyos kay David. Magagawa din po ng Diyos ito sa atin dahil tayo'y sa bawat karanasan natin alam nating nagawa ng Diyos at sa mga susunod pa magagawa ito ng Diyos pagkat siya ang Diyos noon sa kasalukuyan at panghinaharap. Siya ang walang hanggang Diyos sa ating buhay. Kasama natin ang Diyos na nagdadala ng ating mga pasanin. Ang provision po ng Panginoon sa atin, quiet waters. Inilalaan niya ito sa atin na kanyang mga anak na mga napapagod at naglalayong makapagpahinga. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kapahingahan ng ating mga katawan, isip, puso at kaluluwa. Binibigyan tayo ng kaaliwan. Binibigyan tayo ng karunungan at nais ng Diyos na tayo mapuno ng kasiyahan. Nais niyang tayo ay maging mapagpasalamat kahit na may mga wala sa atin ay hindi natin tinitingnan na ito'y kawalan, kundi nagpapasalamat sa anumang kaloob ng Diyos sa atin. Ipagpasalamat po natin, mga kapatid, sa ating Panginoon, ang quiet waters na handog niya sa atin upang maranasan natin ang kapayapaan, kasiglahan, kasiyahan at kapahingahan sa bawat kapaguran ng ating mga lupang katawan at kaluluwa. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at pakikiisa sa tinapay po ng buhay tuwing araw ng Lunes. Nawa, makatagpo po tayo ng kapayapaan at panibagong sigla sa atin pong napagnilay-nilayan ngayong araw na ito. Naway punuin ng Panginoon ang kapayapaan, kagalakan at pag-asa ang inyong pong mga buhay sa kabila ng mga alalahanin at kaabalahan sa bawat araw. Sumayin niyo po ang pag-iingat at pagpapala ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po, mga kapatid. Bye-bye!